Kahit anong oras, handa isang mabuting araw po sa inyong lahat. Thursday na naman po at welcome sa paborito ninyong programa, ang Usap Tayo. Ako po si Liza Barral and of course kasama din po natin si Miss Vangie Diamitas para maghatid po sa inyo ng mga mabubuting balita. Hello, yes. Miss Vangie. Hello, Liza. Ayan, kailangan mataas ang energy kasi love month ngayon, no? Ano ba date ngayon? February 9. Ayan, hello members. Mabuting araw po at welcome back muli dito sa inyong paboritong programa. Ang Usap Tayo at ito na naman po, tumutok lamang po kayo sa isa na namang makabuluhang episode sa araw na ito. Pero bago ang lahat, Liza, may mga ilang paalala lamang po kami. Aming inihikayat ang lahat na gamitin ng Usap Tayo portal para sa inyong convenience at data privacy protection. Magtungo lamang sa Usap Tayo portal sa crms.sss.gov.ph. Ito ang in ngayon, na crms.sss.gov.ph. Ang Usap Tayo portal ay isang self-service facility kung saan ang mga stakeholder po ay maaring makahanap ng isang SSS information at makipag-ugnayan ng diretso sa mga internal communication expert ng SSS para sa mas mabilis at mas epektibong paghawak, pagsubaybay at pagresolba ng mga feedback at concerns ng mga miyembro. Kaya mag-register na po tayo sa crms.sss.gov.ph. Liza? Okay, meron din tayong pangdagdag na mga reminders, no, para sa ating mga members na meron delinquent housing loan accounts, no. Ito na po yung pagkakataon ninyo na malinis nyo po yung inyong records and finally po, no, yung hindi na kayo kakaba-kaba at mapapasa inyo na ho talaga ang inyong mga tahanan. Extended po ang penalty condonation program for housing loans. So meron pa po kayong time, no, hanggang February 28, 2023. Para po mag-apply sa programang ito. So para po sa mga karagdagang impormasyon, no, kung ano po yung mga requirements, bisitahin nyo lamang po yung ating SSS website, yung www.sss.gov.ph, pati na rin po yung official FB page natin, ang Philippine Social Security System, kung saan nyo po ngayon napapanood ang Usap Tayo. Isa pa pong reminder, no, paulit-ulit po tayo dito, Miss Vangie. Siyempre naman. Mag-ingat po kayo sa mga online scammers and fixers po na nag-aalok po ng mga SSS services na meron pong kapalit na transaction fee. Mm-mm. So, muli, no, ulitin po natin, ang mga services po ng SSS ay libre. So, makipag-ugnayan lamang po kayo sa mga lehitimo po na branch personnel sa ating mga SSS branches. So, kung kailangan nyo po ng assistance sa mga inyong online application, no, para sa mga benefits at loans, pwede naman po kayong pumunta, no, sa ating mga SSS branches dahil meron po tayo doon mga e-centers. So, ready to assist naman po kayo doon ng ating mga branch personnel. So, mahirap din po kasi na ibibigay nyo yung inyong mga login credentials sa mga taong hindi nyo kakilala. Yes, bawal yan. Oo, mahirap na at baka makapag-login sila sa inyong My.SSS account nang hindi nyo alam at makapag-file ng benefits. Nako, sila po yung makikinabang ng mga benepisyo imbis po na kayo. So, mag-ingat po kayo. So, kung kailangan nyo po ng mga legit na information tungkol sa SSS, bisitahin nyo din po yung mga official social media pages ng SSS katulad po ng Facebook. Mm-mm. Meron din po tayong Twitter, meron din po tayong YouTube, no, para hudo sa mga instructional videos po kung paano gamitin yung mga online services ng SSS.
At meron din po tayong My SSS PH update sa ating Viber community. Miss Vangie? Ang dami. Punong-puno yung mga reminders mo, Liza. No? Pero ito yung pinaka-importanting reminder sa mga members. No? Ito na po, pag-uusapan po natin sa isa sa pinakamahalagang topic po sa buong taon ng 2023. No? Anyway, ang pag-uusapan po natin, ang bagong contribution schedule po ng SSS para sa taong 2023. Pero dahil dyan, nais nating i-welcome ang ating panauhin. No? Siya po isang magiging paboritong guest na ho natin dito sa ating programa, no? Siya po si Ma'am Maria Lourdes Pastor, o tawagin na lang natin siyang si Miss Milo Pastor po. Siya po ang CEO for and concurrent acting head ng Middle East and Europe Operations, at siya po ang aming bagong SSS spokesperson. Welcome po natin si Miss Milo Pastor. Ma'am, welcome po. Hello, good morning. Good morning, Vange. Good morning, Liza. And maraming salamat for inviting me to your program. So thank you very much yun, mukhang mahalaga yung ating pag-uusapan this morning, magiging no? Magiging program mo na rin to kung sakali. Yan, so welcome po natin si Miss Milo. At kung may mga katanungan po kayo, naku, check yan, ma-address po, katulong natin si Miss Milo. Thank you. Okay, sige. Lisa. Tulungan, pagtulungan natin. Po. So, ayan po ang mga madalas na tinatanong po ng ating mga SSS members. Ano po ba yung bagong SSS contribution rate ngayon 2023? Okay. So, simula ngayong January, no, 2023, ay ipinatupad na ang pagtaas ng contribution, and this is alinsunod sa Section 4 ng Republic Act 111-99 or yung Social Security Act of 2018. So, actually, nagsimula na to nung 2019 pa, no? Nung April 2019, tapos sinunda nung 2021, tapos ngayon na ulit 2023. So, yung contribution rate from 13% last year, no, for the last 2 years, inakyat na ngayon by 1% to 14%. Yun, ganun na siya. And ang hatian dyan, no, doon sa mga nagtatanong, no, 9.5% will be shouldered by the employer, at yung 4.5% ay share pa rin ng employee. Nakaparehas ng share since last year. Okay? So walang pagbabago sa share ng employees. Okay. So, clarify lang po natin, Ma'am Milo, no, yung mag-shoulder nung 1% increase po ay ang mga employers po. Tama. So, walang dagdag contribution percentage na i-shoulder ang employee. Mm-hmm. Okay. Yun. Sana malinaw yun, no, sa mga nagtatanong at medyo hesitant, no, na parang magiging magkakaroon ng dagdag gastos sa kanila, no? Kasi yun nga, sa karamihan ng mga employees, no, the 1% will be shouldered by your employers. Opo, thank you po for the clarification, Ms. Milo, no? Yes. Dahil nga po dito sa pagtaas na ito, marami po ang mga umaalma, like yung mga members natin, mga employers. Bakit nga po ba, Ms. Milo, kailangan magtaas ng contribution rate ang SSS? Oo. So, since 20, nung ginawa tong batas, no, yung Republic Act 111-99, ang talagang naging, ang pinanggalingan kasi niyan is to strengthen, no, the fund life of the SSS pension fund, no. So matatandaan na back in 2017 nagkaroon ng additional pension across the board sa lahat ng mga pensioners, and sa dahilan doon, no, na slash yung tinatawag nating actuarial life o yung life ng pension fund by 10 years. So from that, from 2042 naging 2032 siya, no? That is back in 2017. So nung ginagawa nila itong Republic Act 111-99, parang pinaloob na nila dito yung periodic increase in the contribution in order to strengthen, no, the life of the fund. And that is what has been happening since April 2019, and then 2021, and now 2023. And then
again, in the future, pagdating ng 2025, nandun pa ulit yung isa pa ulit na pag-increase ng contribution rate for another round, no? And all this is in order to strengthen the life of the fund and at the same time, para rin mapaganda ang mga benefits na tinatanggap ng ating mga members. Tama, okay. Tama. I agree with you, Ma'am Milo. Kasi isipin po natin, di ba? Sa pagtanda natin, lagi natin kaagapay ang pamilya natin. Pero tama. Siyempre, iba ang meron kang pension. So, maliban sa pamilya, kaagapay din po natin ang SSS pagdating sa pagtanda, sa pagtanggap ng mga retirement pension, yung mga ganun po, di ba? Yes, yes. Mm-hmm. At talagang dapat pinaglalaanan yan, no? Hindi siya, kumbaga, ito ay pinaghahandaan, hindi to through the years, no? So, hindi pa pwede na yung parang aasahan na lang natin like in the last few years. Really, it has to start very early, no? Kaya sa mga nakikinig, no? Minsan iniisip nyo, bata pa ako, hindi ko pa kailangan yan. Pero sa totoo lang, no, ang mga bagay na to, at saka, paalala ko rin lang, no, kasi yung SSS naman, alam nyo naman na pipito yung benefits, no, ng SSS. So, these are for all life's contingencies, no. I-review ko na rin, ano, sabihin ko na rin, no. So, yung sickness, maternity, unemployment, disability, retirement, funeral, and death. So, all seven of these are what we call contingencies, no. Hindi man natin alam kung kailan siya mangyayari, pero lahat to in the future may happen, no? Lahat naman tayo eventually, no? Yes, so lalo na yung pagtanda, talagang lahat naman tayo we're advancing in years. So dadating at dadating yan. Kaya mahalaga na pinaghahandaan yan. At ito po yung binibigay nating pagkakataon sa panahon ngayon na inaalagaan natin ang pension fund natin at pinapaganda natin, tinataas natin ang contribution rate nang sa gayon ay mapaganda ang future benefits ng ating mga miyembro. Sana po malinaw yun. Sa akin malinaw, pero inaasahan po natin sa mga members na malinaw, syempre yan, Ms. Milo. Kaya kung may mga tanong po kayo at concerns, makisali po kayo sa aming talakayan. Kasama po namin si Ms. Milo Pastor. At ang pinag-uusapan po namin ay ito nga po yung bagong contribution rate po ng SSS, no? Para po sa may dadagdag pa kayo, Ms. Milo? Wala naman. Okay. Kung meron lang silang tanong tungkol dito, gusto lang natin i-address rin, no, nang sa gayon ay malinaw yung pagbayad nila at pati na rin yung pagbayad, no, kasi nagkaroon ng change, no, from last year to this year, no, so para matulungan rin natin sila sa mga katanungan nila. May iba nga, advance pa nagbayad. Yun ang mga nakakatuwang members. No? Yes, oo. Yun ano nga pala yun, Ms. Milo? Advance siya, tapos old rate pa yung gamit niya. Ayun. So, sa mga alerto natin na mga members na yung gusto advance, no? So, ang mangyayari ho ngayon na nagpalit na ho tayo ng contribution rate, magkakaroon kayo ng underpayment, no? So, para ho kung gusto nyo, so ang mangyayari dyan, bababa kasi yung inyong salary credit, no? So, para maayos yan, kung gusto nyo na kapantay pa rin siya nung previous year nyo na salary credit, then you will have to generate a PRN para humabayaran yung underpayment ninyo. At nang masaayos ang inyong salary credit. Ms. Milo, tanong ko yun. Yung underpayment na yun, pwede i-generate with the use of PRN? Yes, oo. Okay. You can use that dun sa My.SSS. Kaya nga yung mga reminders nyo earlier, no, very important talaga na makapag-register yung ating mga kababayan, no, yung mga nakikinig dito sa My.SSS. Yung sinabi nyo kanina, no, yung punta lang sa website ng SSS. Usap tayo. Oo. Yes. Siguro, Ms. Milo, Liza, para mas ikakaliwanag pa, no, para sa ating mga members direct, pwede ba nating mailarawan kung paano ba yung sample cases na tinutukoy ni Ms. Milo? Katulad nito, mayroong isang minimum member na naguhulog. Magkano ba ngayon ang minimum
Tama, Vange, no? Salamat, no, for asking that. So, last year, ang minimum salary credit is 3,000, no? So, this year, with the increase in the contribution rate, kasama na rin yung salary credit, no? Umakyat siya yung minimum from 3,000 to 4,000. So, kung last year, ang binabayad nyo lang ay 400. For this year, ang magiging minimum na na contribution would be 570. Mm-hmm. And of the 570, yeah, ang magiging share ng employer, mm-hmm, no, is just a minute. It's 390, mm-hmm, no? And then ang share ng employee would be 180. Okay. So makikita nyo ang increase ng ang dagdag na hulog, no, ng employee, mm-hmm, ay 45 pesos lamang. Mm-hmm. Samantalang ang employer, mm-hmm, ay 125 pesos. Mm-hmm. Sa kabuuang total increase na 170 from 400 pesos to 570. Ito ay para sa mga para sa mga employed. Yes, members. Para sa mga employed. So, lagayin natin yung increase na yon, yung 1% ay shoulder po ng employer. Oo. Yeah, it's just so happened kasi dito sa minimum salary credit, umakyat kasi yung ano eh, mm-hmm, umakyat kasi yung salary credit to 4,000. Kaya meron pa ring na shoulder yung employees. But then from 4,000 to 25,000, actually walang ano yan eh, walang i-shoulder si employee. Sige, pwede natin tignan yung dun sa 10,000 na ano, yes, salary bracket. Okay, so for the salary bracket of 10,000, taas pa natin. Yes, taas pa natin, no? Yes, okay. So makikita nyo na at the 10,000 salary bracket, ang magiging bagong contribution ng isang empleyado ay 1,410, no? Mm-hmm. Of which, 960 ang sasagutin ng employer, mm-hmm, okay, at 450 ang employee. Mm-hmm. Pag ikukumpara yan sa hulog last year, no, for the same salary credit of 10,000, mm-hmm, walang increase, no? Walang increase sa employee. 450 rin yung hulog niya last year at this salary credit of 10,000. At yung employer na 860, yun yung nagkaroon ng increase na 100 pesos. Kasi from 860, nagiging 960 na siya ngayon. For a total of 1,410. Yun. So that's one example na wala talagang dagdag, no, na sa parte ng mga empleyado. Okay, isa? Sana malinaw. I think dumako naman po tayo doon sa maximum salary credit. Ano naman po yung, yes, magiging adjustment po? All right. Thank you, Liza, no. Dito sa maximum, no, kasi last year yung maximum salary credit is 25,000. Ngayon, inakyat natin siya to 30,000, okay? So, sa mga employed members, ang premium contribution is 4,230, of which 2,880 ang hulog ng employer at 1,350 ang hulog ng employee. Okay? So ngayon, pag ikukumpara mo yan sa last year na nasa 25,000 salary credit of 25,000, no, 3,280 lang ang hulog nun. So, ang difference dun sa 4,230 ngayon ay 950 pesos. At yung 950 pesos na increase or dagdag sa hulog sa maximum salary bracket, 725 ang sinasagot ng employer at 225 lamang sa employee. Yun. So, yun. May ganun pa rin talagang share, no?
At least no, yung kung ano man po yung na-increase eh mapupunta naman po sa ating mga members, di ba? Tama, po? Tama, oo. Actually with the increase no nung salary credit, ang isa pa ring benepisyo niyan eh yun ngang tinatawag natin na WISP, no? Yung mandatory provident fund, no? So dahil sa pag-increase ng salary credit ay yung mga nasa above 20,000 nakakapaghulog sila sa WISP, no? At ito ay magiging karagdagang halaga sa magiging benepisyo, no, ng ating members. Okay? Ano yan eh, parang nagkakaroon na ng layers kasi 'di ba meron tayong yung regular program, uh-huh, yung tinatawag natin na defined benefit. So itong WISP ngayon, yung defined contribution, yan yung magdadagdag talaga sa ano nila. And makikita nila yan eh, kasi kung mag-register sila sa My.SSS, makikita nila yung statement of account ng kanilang WISP. At yun, siguro may inganyo rin sila, no? Kasi makikita nila ban kung gaano umaakyat yung ano, yung kanilang WISP na ano, yung statement of account nila with every contribution, no? To their SSS, no? Kasi magkasabay yun eh, magkasama siya. Napakaganda din po nitong programa ng WISP, no, dahil nakakapag-ipon din, no, yung ating mga members. So doble yung benepisyo na makukuha nila once na sila ay nag-retire, and at the same time may kinikita din po sila, no, yun sa kanilang provident fund. At meron pang isa, yung WISP Plus, no. Yun siguro yung WISP Plus na yun, siguro talagang ano yun, dapat separate program yun, no, kasi ano siya eh, bagong programa natin at exciting talaga yun kasi for the first time it's a voluntary provident fund and lahat pwede. Pwedeng sumali diyan, walang ano, walang very inclusive yung program na yan, hindi lang para sa mga matataas yung nasa mataas na salary bracket, but everyone talaga, para yan sa lahat. So yun, siguro another time you can invite me. I'm really excited to talk about that, but yeah, I think that merits a whole program to be devoted to that. Next guesting mo, ma'am. Yes, promise. Yun, para rin mapaghandaan ng husto kung paano yun mapapagusta, ma-explain ng maayos sa mga members. Kasi voluntary yun eh, diba? Ayun. Opo, kaya naman po abangan po natin si Miss Milo sa mga susunod na episode ng Usap Tayo, no, para may mga mas exciting pa po tayong pag-uusapan tungkol sa mga programa ng SSS. So sa mga kakatutok pa lamang, no, welcome po sa Usap Tayo, at ang topic po natin ngayon yung ating pong bagong SSS contribution rate ngayong 2023. So Miss Milo, dahil kanina na pag nailatag na po natin, no, yung mga contributions, yung mga adjustment, no, sa kanilang ihuhulog po na contribution. May epekto po ba ito, ma'am, doon sa benepisyo po na matatanggap nila? Tataas din po ba yung matatanggap nilang benefits? Definitely. At saka makikita na natin yan doon sa mga nakukuha natin, no? Since nagsimula yung increase in contribution from 2019, makikita na yan sa mga reports na nakukuha natin, di ba? Na yung pag ikumpara mo yung mga benepisyo na natanggap from 2019 to 2022 compared to the last 4 years before that, yung 2015 to 2018, makikita na yung mga benefits na nababayad natin sa ating mga miyembro ay umakyat by 38%. Mm-hmm. So that is ano yan, epekto na yan ng unti-unting pag-increase ng mga ng contribution, no, ng ating mga miyembro. Mm-hmm. So yan, simula pa lang yan, no, pero 38% na agad-agad, no, so kitang-kita na siya. Mm-hmm.
Ms. Myra, may katanungan dito, lahat ba ng members daw po ay kailangan magtaas ng contributions? Meron kasi tayong mga tinatawag na yung mga household employees, no? Oo. So nakasaad kasi sa batas, no, na yung mga kasambahay na tumatanggap ng sweldo, ng monthly salary na mas mababa sa minimum MSC, sila ay magbabayad ng kanilang SS contributions base sa actual nilang buwanang sahod. Okay. So, ang minimum kasi natin ngayon is? Ang minimum natin ngayon, yun nga, yung nabanggit earlier, no, it's 4,000. Ngayon, kung merong mga kasambahay tayo na ang tinatanggap nilang sweldo ay mas mababa dito, then ang magiging basis ay yung actual nila na buwanang sahod. Oo. Alam mo, Ms. Milo, ito yung isang sektor na dapat talaga pagtuunan ng ano yun. Tama, oo. Atensyon, lalo na sa paghuhulog sa SSS. Tama, at sila talaga yung parang tingin ko sila yung kailangan nito. Oo. So, kaya siguro inihikayat rin natin, ano, yung lahat sa lahat ng mga nakikinig, no, lalo na yung may mga kasambahay, no, na ano rin, parang this is the minimum that we can help, no, yung makapaghulog, no, sa SSS ng ating mga kasambahay. So siguro i-ano na rin natin, no, iakma na rin natin talaga sa tamang hulog, no, para pagdating ng panahon, no, malaki rin ang maitutulong nito sa mga tao na tumutulong rin sa atin at nagpapagaan ng buhay natin. Kumbaga sinasabi, deserve ng mga house helpers. Yes, na, oo. Tapatan naman yung mga efforts nila for this, ano, tama, hulog. Tama, tama. Yun. Liza? Yes, at I think it's about time na sumagot na po tayo ng mga questions mula sa ating mga viewers. Ako, medyo dumadami nga po. Ngayon, ayan. Ang buwena mano po natin ngayon ay si Joanne Vils Dags. Tama po talaga, hindi na kayo nagtaas, comment po pala ito. Comment ni Joanne. Nakisabay naman kayo sa lahat ng mga pagtaas sa mga bilihin. Hindi na daw sila makabayad sa voluntary dahil sa taas daw po ng monthly contribution. Oo. So sa tanong ni sa comment po ni Miss Joanne, oo, na hindi kasi mukhang voluntary member, no, si Miss Joanne. So as voluntary member, pwede naman niyang i-adjust yung kanyang hulog. Bracket. Oo, yung kanyang salary bracket na naayon dun sa kanyang kakayanin, no, base sa kanyang budget, no. So pwede naman 'yon, no, as long as makapagpatuloy siya ng hulog, no, na gusto rin naman natin, no. So hindi naman 'yan ano eh, as voluntary member you have that prerogative, no, na pwede mong piliin yung akma sa budget mo. At saka hindi niyo po pagsisisihan ang inyong savings. Oo, 'yun nga yung tama. Sa SSS, ipaalala natin sa mga members di sa Ma'am Milo na ang paghuhulog po sa SSS ay hindi gastos po. Ito yun po na ay eh. Savings, yeah, at paghahanda po natin sa mga future na haharapin natin sa ating pagtanda. Even kahit nga ngayon bata, pwede ka sa maternity. Tama, loan, tama. Magkasakit ka, sickness. Tama. Kasi naman i-invest mo yung pera kung saan-saan, sa SSS na po kayo mag-invest. Oo. At hindi naman siya ganun kabigat pag isipin mo. I mean, yung kung magkaroon lang ng habit ba, ng pagtabi ng konting pera, tapos makita mo by the end of the month na, oy, meron na pala akong ano, meron na pala akong yes, meron na pala akong ganito, meron na pala akong 1,000, pwede na rin, no? Pwede na rin ihulog, no? So, yung ganun ba, parang ang tingin ko dyan talaga yung ano eh, magkaroon lang talaga ng habit ng nagtatabi, uunahan na natin yung gastos, or minsan hindi man gastos, minsan nga ano eh, parang kapritsyo, no? Or, oo, so unahan na lang natin, no? Nang sa gayon ay, yun nga, may pakinabang naman po to. Hindi po talaga siya expense na walang balik. Actually, napakaraming balik niya. So, yun lang po yung tatandaan natin, no? Para, ano, para magkaroon lang tayo ng tamang perspective ho sa pagtingin ng hulog natin sa ating SSS. Pondo po natin to for our future.
Ako, Ms. Mailu, meron pong clarification si Sir John Arlo Agpao. Ano daw po ba yung SSS Mandatory Provident Fund? Okay. So, ito yung sinasabi natin kanina, no? Ito yung WISP, no? Without the plus, Mandatory Provident Fund. So, pag ang hulog mo ay above 20,000, no? Above 20,000, ito ay papasok sa isang pondo, no, na yung tinatawag nating WISP, na account mo talaga to. At ito ay kikita, makikita mo siya na ano, may sariling statement of account, no, na nakakaengganyo, no, kasi makikita mo buwan-buwan na lumalaki siya with every contribution that you make. So, pagdating ng panahon, pagdating ng yung final claim mo, ano man to, whether this is your, for example, retirement mo, ito ay ibibigay sa'yo, ibabayad sa'yo, karagdagan to dun sa benefit, regular benefit na matatanggap mo. So, makakadagdag sa matatanggap mo eventually, no, sa mga final claim mo, whether it's retirement, yung permanent disability, or yun nga, sa death, no, death claim. Yes. Yung WISP po ay para sa mga employed members? Hindi, para sa lahat. WISP plus? Actually, lahat yan, para sa lahat. Okay. Uh-huh. Para sa lahat naman yan, no. Para saan po? Ayan, sige, ma'am. Yeah, nakita ko kasi. Sige, ma'am. Yeah, si para Anna. Saan po, sabi ni Anna Rose, para saan po yung additional WISP po? So, I guess she's talking about the WISP Plus, no? Mm-hmm. So, yung WISP Plus, ito naman, ito yung voluntary portion na huhulog mo, depende sa kakayahan mo, no? So, ang minimum na hulog dito ay 500 pesos. Mm-hmm. And the requirement is if you're an employed member, dapat may hulog ka in the last 3 months. Mm-hmm. If you're a voluntary, self-employed, or OFW member, dapat meron kang hulog for the month that you are paying, no? So, minimum of 500, wala siyang maximum. So, ito, pwede mo siya for certain reasons, no? Pwede mo siya i-withdraw, pero papatagalin mo lang na at least 1 year, no? But then it has to be a legitimate reason, no? But in the end, ang hinihikayat natin dito ay madagdagan nila according to their capacity yung kanilang eventual na matatanggap sa final claim nila. So that's what the WISP Plus is. Yun nga, very inclusive siya, kasi kung napapansin niyo, lahat ng mga iba nating mga provident fund program before, like yung Flexi Fund sa OFW, lagi siya na yung dapat nandun ka sa maximum para ka makasama sa programa. So, itong WISP Plus, hindi ka kailangan na nasa maximum salary credit, no? Actually, kahit nandun ka sa minimum, no, kung meron ka lang maipon na 500 pesos for the month at nakapaghulog ka naman dun sa regular na premium mo, then you can pay, no? Mm-hmm. Pwede kang maghulog dito sa WISP Plus at simulan mo na siya, no? Yun. At walang mga papel na fi-fill-upan dito? Diba? Wala. Actually, pupunta lang kayo dun sa my.sss ninyo na account ninyo. Tapos, meron dun scroll down menu, enroll in the WISP Plus, no? Tapos, babasahin nyo lang yung parang terms and conditions, no? Pag mag-agree lang po kayo dun, you are automatically enrolled. Ganun lang ho siya kabilis, no? At yun nga ho, yung condition na dapat lang may hulog kayo dun sa regular premium. Then you can start. How much? 500 pesos. So, 500 pesos, ano lang yun? isang kape? Starbucks na yan. Siguro isang linggo, nakaipon na kayo ng 500 pesos. Yan, no? Diba? Okay, mula kay Emily Estacion Hanolan. Ano pong ages ang pwedeng mag-increase ng contribution? Kasi ang pagkakaalam ko ay ang 55 is not allowed. Tama po ba yon? Pero yung last na napagbayad ko ay nagkapag-increase from 2004 daw po ang kanyang na-increase. Actually, kung kayo ay
for example, nang galing kayo sa employed, you were an employed member, no? Tapos gusto nyo magpatuloy as voluntary. Opo. Pwede naman kayo maghulog dun sa but she is not yet at the age of 55, hindi na kasi allowed yung ano, yung bigla, yung sudden increase, no? Yung so, last na nagbayad ako. Hindi ko ilang taon na siya. Sana Ate Emily, parating mo sa amin kung anong age mo na para ma-address ni Ma'am Milo mabuti yung question. Oo nga eh. Basta pag, yun nga, ang ano dyan kasi is yung age ng 55, hindi na kayo allowed. So, dapat yung siguro, po, no? hindi na allowed yung biglang akyat ng ano nyo, ng contribution nyo. Mm-hmm. So, dapat, siguro, one step lang po. Yes, mm-hmm. One step lang every year. Ang pag-increase ninyo. So, kaya dapat yan pinaghahandaan eh, no? Yung mga ganyan before 55. Yes. Pero at least alam niya, no? Oo. At oo, kasi maraming hindi aware dyan. Okay. Liza? Yes, ito po, mayroon pa pong question galing kay Judith, magaway tumaliwan. Paano po, ma'am, pag nag for good na po, no, I mean, for good na po siya sa abroad, pwede bang same pa din yung ihulog niyang contribution? Yeah. Nag-for good siya, meaning to say, she's nag-settle na siya abroad. Okay? So, ito yung sinasabi, pwede bang same pa din ang contribution? Kasi pag nag-settle abroad na kayo siya. Abroad, so, para na, so overseas Filipino na kayo, no? Pwede nyo ipagpatuloy ang inyong contribution, no? Wala naman yan sa kung nasan kayo, eh, no? Once an SSS member, you're always an SSS member. Yung nasimulan nyo, pwede nyong pagpatuloy. Nang sa gayon ay mag-qualify kayo for future benefits at hindi lang yun, no? Para yung future benefits nyo, sasabay rin yung, ano, yung halaga niya. Kasi nga, sinasabi natin, the more that you pay, the higher that you pay, then the more that you can expect na yung future benefits mo eh significant, no? Ma'am Ju, Miss Milo, sa kaso niya kasi, di ba mag-OFW na yung category niya? Yes. Magkano po ang minimum ng isang OFW? Okay, ngayon? Thank you for asking that. No, ang minimum ng OFW member is 8,000, no? At ang maximum is 30,000, okay? Monthly salary credit 'yon. Monthly salary credit, no? Ang equivalent noon is 14% of 8,000, no? The yeah. 'Yun ang magiging monthly niya. Yes. Okay. Okay. Check natin 'yan mamaya. Yes. Okay. Lisa? Yes, at mayroon pa po tayong question na galing kay Karen Ampo Carmelotes. Yearly daw po ba yung pagtaas ng contribution po sa SSS for clarification lang yeah. po, ma'am? Ito yung sinabi natin earlier, no? Every 2 years po yan from April 2019, yan po yung unang nag-increase yung contribution rate, tapos 2021, tapos ngayon 2023. So, next year, 2024, wala pong increase, no? Kung ano po yung naging contribution rate ngayon, pati yung minimum at maximum na 4,000 at saka 30,000 hanggang next year po yan. Yung sunod na po na increase would be in 2025. Okay. Ito po, may meron pa po galing kay Rebby Abejo. Ask ko lang po, paano po pag matagal nang hindi nakakahulog ng SSS contribution? Paano daw po ba yung proseso, no, yung pag-assume po niya sa paghuhulog po ulit ng contribution as self-employed member? Okay, sa panahon ngayon mabilis na lang 'yan, ano, kasi nga yung sinasabi natin na magre-register ka lang sa my.ssss, no? Magre-register ka doon kasi pwede ka na actually magpatuloy ng ano ng hulog mo, no? Through online channels, online payment channels. So yun lang ang babayaran mo na is prospective, no? Hindi mo na babayaran yung lumipas, hindi mo na yun pwede balikan. Laging pa ano tayo, pa forward, no? Oo. So pagpatuloy mo lang yung hulog mo na para ano naman, para ma-activate mo ulit yung iyong ano SSS membership. Ma'am Milo mula kay Zell Joy. Sabi niya, hello, good morning po. Ma'am, how about po sa mga voluntary
may pagtaas po ba ng contribution rate? Yes, kasama ho sila dun sa ano, dun sa increase po, no, yung sinasabi natin kanina. Lahat po nung sinasabi natin na yung from yung 14% mm-hmm. tapos yung minimum na 4,000 at maximum na 30,000, that's the same for the voluntary member mm-hmm. as well, no. Ang kaibahan lang po, as voluntary member, kayo na po yung magsho-shoulder nung kabuuan na hulog po ng premium ninyo, yung 1% premium contribution. Increase na yun. Yes, pati yung 1% increase na yun. Yun. Okay. Next, direct mula kay Edilberto Corpus. How can I file my lump sum at your good office? How to continue my monthly contribution fees? Walk-in po ba? Ay, hindi na ho. Ano na ho tayo ngayon eh. Online na po pati yan eh. Kaya nga ho, ang sinasabi ho namin is mag-register po kayo online, no? Sa malamang lang ho, baka meron kayong mga kailangan ayusin sa records ninyo before you can file any benefits, no? But yeah, hindi ano na ho to. Pwede na ho to sa ano, online na po to. Okay. Pwede daw po ba siyang magtuloy ng paghuhulog sa SSS? Saan yan ito? Direct, oo. How to continue my monthly contribution fees? Ah, yes. Pwedeng-pwede po. Yun nga po, sa sinabi namin, pwedeng-pwede po kayo magpatuloy ng monthly contribution fees ninyo kung nais nyo po na yung eventually hindi na lump sum lang yung makakolekta ninyo na benefit but talagang pension na po. Oho. So we encourage you to continue your monthly contribution para ho mag-qualify ho kayo for pension, yeah. For benefit. Okay, next. Pension. Mula kay Ken Darby Sanchez, paano po panay, bakit po panay dagdag na monthly contribution last year, nagdagdag? This year, nagdadagdag na naman heist. Si Ken Darby, no? Mm-hmm. Oo, so ano na you know, na iintindihan ko, no, yung ano, yung mga hinaing, no, na bakit ba ganito? Parang dagdag nang dagdag sila ng contribution. Pero actually, sa totoo lang, pag-iisipin nyo, para rin talaga to sa kapakanan ng mga members, no? Unang-una, yun yung sinasabi natin, para yung pension fund, yung buhay po ng pension fund natin ay maging masigla at mahaba ang buhay ng mapakinabangan ng Filipino workers natin in many generations to come, no? At para ho sa inyo na naghuhulog na maging maganda yung halaga ng mga benepisyo ninyo. Yun. So at saka hindi ho siya every year nagdadagdag po ng contribution. Actually, every 2 years po yan. Oo, based on the RA 111-99. For implementation lang naman kasi tayo. Yes, oho. Ini-implement lang po namin yung batas. Oho. Thank you po for the clarification, Ms. Mailu. Ito po, meron pa pong isang katanungan si Gina Matsubara. Mukhang may balak magtaas ng yes. contribution. Kasi tinatanong po niya yung maximum contribution this year. Yes, the maximum contribution this year is at 30,000. So, depende kung malamang ho ano to siya, voluntary or probably mm-hmm. OFW member siya. So, ang maximum ho nahulog is 4,200 po. Ganun. Tapos kung encourage ko na rin siya kung ano, pwede rin ho kayong mag WIS Plus kung nais niyo po, 'di ba po? Oo. Isa. Yan, thank you po. Ito po, meron pa pong question galing kay Fila Glani. Voluntary po siya. Ano po bang pagkakaiba ng self-employed sa voluntary member? Okay, yung voluntary kasi yan po yung dati pong employed na nais tapos na separate na ho sila from their employment pero gusto po nila ipagpatuloy yung hulog nila para mag-qualify for the benefits, no, at for future benefits. So yun po yung mga voluntary members, mga formerly employed. Yung self-employed po, meron po silang pinagkakakitaan, could be us small business, no, or they could be sari-sari store owner, mga small businesses po yan na mm-hmm. pinagkakakitaan nila at yun po, nag-register sila as self-employed. Mm-hmm. Opo. Okay,
Thank you po. Ito po, may question naman po si Anne Karine. 62 years old na daw po siya ngayon. Pwede pa din daw po ba niyang ipagpatuloy yung pagbabayad ng kanyang SSS contribution as voluntary member? Malamang po ang tingin ko po kay Miss Anne is 62 na siya, tingin niya kulang pa siguro para mag-qualify for pension. So pwede niyo pong ipagpatuloy yung hulog po ninyo. Mga ganyan, encourage natin yung kasi parang sayang na rin yung naunan yung hulog. So, kung kaya nyo pa naman, no? At saka, yun nga, kung gusto nyo makatanggap ng pension benefit, no? From the SSS, then ipagpatuloy nyo po yan. Ipagpatuloy nyo po hanggang umabot ng 120 to qualify. Ayan, mula naman kay Maria Flor Abines. Ma'am, good day po. May 183 months contribution na po ako. Wow, congratulations po. Yes. Need pa ba akong mag-continue sa aking contribution? Kung 60... Actually, depende yan sa kanya. Anong age ninyo, no? So, kung ano na siya, kung 60, she can actually file for retirement pension na, no? Ngayon, kung bata pa siya, by all means po, pwede yun nga yung sinasabi namin. Para rin, kung nais nyo po na yung pension na matatanggap nyo eventually ay significant yung talagang mapapakinabangan nyo yung then we encourage you to continue paying hanggat kaya po ninyo. Yes. No? Thank you, Ms. Mailu. Mula naman kay Maria Teresa Balanesena. Ask ko po, magkano po ang minimum na hulog sa voluntary? Minimum is 4,000. That's 560. Mm-hmm. Yes, that's 14% of 4,000. So, 560 po yung minimum. Yan po ang babayaran nyo simula January 2023 onwards. Okay? Correct. Thank mula you. Mula kay Edna Catilo, ask ko lang po, paano po kung hindi ko na complete ang hulog ko sa SSS, lapit na po akong mag-retire, may makukuha po ba akong pension, Ms. Mailu, or lamsam lang? Kung hindi ho kayo nakakumpleto ng 120 na buwan ng hulog, ang matatanggap nyo lang po ay lump sum retirement benefit. Okay? Hindi ho siya magiging pension. One time payment lang po yun. Pero kung kaya niya pong magtuloy? Yes, kung kaya niyo po magtuloy, by all means po, we encourage you, kasi iba na rin ho yung pension po, hanggang sobrang life pakinabang niyo ho yan, until the end of your life, beyond your life, paabot pa ho sa ano niyo, sa spouse ninyo, di ba po? Okay, mula kay Teresa Hermoso. Good morning, ma'am. Paano po ba yung, kasi since 1998 pa po, di nahuhulugan ng SSS ko. Ano po ang dapat kong gawin para maipagpatuloy ko ang SSS ko? Wow. Nako, pwedeng-pwede nyo po ipagpatuloy yan po. No? Yun nga ho, sinasabi namin, mag-register lang po sila sa My.SSS. And then, so after registering, you can generate your PRN and you can pay through an online payment channel. Oho, para po mapagpatuloy po ninyo yung inyong hulog sa SSS. Yes. Lisa? Yes, ito po meron naman pong question galing kay Malu Rica Franca Bondad. I'm 66 years old, ma'am. Pwede bang hindi ko na po hulugan? Pwede na po ba siyang mag-file ng lump sum amount? Pwede po, ma'am. Nasa sa inyo po yan. That is your prerogative. Kung gusto nyo pong lump sum na lang po yung inyong ano, pwede po kayo mag-file po for lump sum retirement benefit. Okay. Thank you po. At dumako naman po tayo sa mga questions ng ating SSS members from SSS San Pablo Branch. Right. Ako si Marlita Clinista, nasa Gaboran del Banago, nagkaroon Laguna. Ako ay member ng SS. Magsi-60 na kasi ako sa September 5. Gusto kong malaman kung pwede ba ako mag-advance ng aking pension. At kung gaano katagal pa yung aking aantayin na bago ako mag-pension ng monthly. Tapos, kung ano yung mga requirements na aking kailangan. Ano yun, diba? Okay. So, sa tanong ni ma'am, no? So, gusto niyang mag-file
mag-advance. Nag-file na siya. Gusto niya malaman kung pwede ba ako mag-advance ng pension. Actually po, pag nag-file kayo for your retirement benefit, meron po dong option if you want to get po yung 18-month advance, no? So, yun po yung i-check ninyo kung gusto niyo po matanggap yung 18 months in advance. Tapos, yung pong sa pangalawa niyong katanungan kung gaano katagal ang hintayin bago makapag-pension ng monthly. So, on the 19th month po, doon na po magsisimula yung monthly pension ninyo. Yun. Sana po malinaw. Okay. Yun, thank you po. Ms. Milo, mayroon pa po tayong isang question po galing SSS San Pablo. Ako po si Colin Hernandez, taga San Antonio 2. Nandito po ako ngayon sa SS. Itatanong ko po sana kung ilang years bago makapag-loan sa SS at ilang hulog ko bago makapag-loan? Minimum. Okay. So, sa katanungan niya na ilang hulog or years bago makapag-loan sa SSS, so you need to have 36 months of contribution before you can, bago kayo makapag-file ng loan, no? So, yun. Dadagdaga, Lisa? May... For the one month. Opo. Yes. Sa ano naman po, pag 2-month salary loan po, ang contribution requirement po natin at least 72 monthly contributions. So, 'di ba po meron din tayong additional na requirement kung halimbawa po nasa bago kang membership category, halimbawa po ay from employed member tapos OFW, dapat po at least merong 6 months no na contribution no bago po mag file po ng salary loan. Ayan. At ako natapos na tayo po sa ano po isang oras po na talakayan tungkol po doon sa ating bagong SSS contribution rate ngayong 2023. And bago po tayo magtapos, batiin lang po natin yung mga nakatutok ngayon sa usap tayo. Hello po, mabuting araw kay Mayde Guzman. Happy viewing kay Hazel Grisan. Hello po kay Celito Malubago, kay Ana Zeus at kay Elizario Ilin. Miss Milo, baka ano po, pwede niyo din pong batiin. Okay. We'd also like to greet si Mr. Bobby Enriquez, Josephine Castillo, Elsa Soriano, Ann Karin, Maria Teresa Balane, Shena. Yun, that's the end of it. Baka may babatiin po kayo ma'am sa ano po sa UFW group. Okay, sige. Isang mainit na pagbati sa mga kasama ko sa ano sa mga taga Middle East and Europe Operations Division, kay La Dani, kay Lorna, kay La Rowy. Kailangan isa-isahin ko sila pala ngayon. Marami. Kay Leslie, kay Jang, kay Jess, kay Rani, John, Edre. Yeah. You know who you are. You know who you are. Oh, thank you so much Miss Milo. Sinamahan niyo po kami ngayong umaga no para klaruhin po no sa ating mga viewers yung tungkol po sa bagong SSS contribution rate ngayong 2023. So bago po tayo magtapos ma'am, any final reminders po? Siguro yun na rin yung ano ko ano yung mga reminders for them to follow kasi marami sila laging mga tanong no. So lahat po yan malalaman niyo yan from the ano social media accounts of the SSS. So if you can follow the SSS po sa aming mga social media accounts sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube and all the others that were mentioned earlier no sa Viber also the my.ssph community there so yun po dun lang po para ho updated tayo sa mga ano kaganapan po dito sa SSS. Okay. Miss Milo, encouraged members naman po para sa ating country hike.
Yes, oho. Sana po nalinawan rin po kayo dun sa issue po ng contribution hike at naintindihan niyo po kung bakit po ito ginagawa, no? Para in the end po, ultimately po talaga para po to sa atin po, sa mga miyembro po, no? Member rin kasi ako eh. So sa ating mga members, no, para sa ikahahaba ng buhay ng ating pondo ng pension fund natin at ikagaganda ng mga natatanggap nating benepisyo. So sana po nalinawan po kayo dun sa issue po ng contribution hike ngayong araw. Maraming salamat po. Yes. At kung gusto niyo ng future investment, syempre, dito na kayo sa SSS. Yes. Siguradong sigurado. Alright. Dahil dyan, nais natin pasalamatan ng ating mga kasamahan sa Media Affairs Department, sa Corporate Communications Department, at kay Ma'am Gwen Samuntina, ang aming Vice President for Public Affairs and Special Events Division, Liza. At syempre, nais natin pasalamatan din Ma'am Milo, ang ating SSS President and CEO na si Sir Loli Makasait. Sir, magandang umaga po. Happy viewing po. Yes, good morning, sir. Mm-hmm. Morning. Lisa? Yes, at sa ngalan po ng Public Affairs and Special Events Division, no, magpapaalam na po kami at magkita-kita po tayo sa susunod na Thursday para sa panibagong episode ng Usap tayo. Show, mas angkop at mas napapanahon.